Story time. So, kakatapos ko lang po ng pagpanood ng sermon ni Pastor Kibuloy. Yes, Pastor Apolinario Kibuloy is a pastor here in the Philippines. Ha, hindi po nakakilala sa kanya. Baka po kayo ay nakatira sa ilalim ng... sa ilalim po ata kayo nakatira ng bato kung hindi nyo po kilala si Pastor Kibuloy. There have been moments in my life in 2021 that really felt that God was with me. First was when I met the president, when he called for me on February 1 of this year. The second time was when I met Ma'am Sara Duterte in the Mindanao Media Hub in March. That was the second time. And the third time was when I actually sat down and spoke to Ma'am Sara. I was with a group and she was there. And I spoke to her and even shared a meal with her. And of all of those days, today I felt really blessed because of two things. First, I listened to the sermon of Pastor Apolinario Kibuloy. Pastor Kibuloy, as you well may know, is the owner of the earth, the owner of the world. Whether you believe him or you don't, whether you ridicule him or you don't, it's entirely up to you. But I actually listened to his sermon and his message really stuck with me. Pastor Kibuloy shared that when he was alone, God was with him. And since God was with him, no one could go against him. I can relate to that. For the past few days, niyurakan po ang aking pagkatao. Siniraan po ako, butot balat, ginawan po ng istorya kung ano-ano po ang pag-aapak sa aking pagkatao. But I did not retaliate. Kalma lang po ako. And I prayed. Not to Pastor Kibuloy, but I prayed to the same God he worships. To the same God he calls and calls for him. And ako, I believe that when you pray, God listens. I may not be perfect. Alam niyo naman ako, kilala niyo ako. You may know me na maldita ako and you may have judgments about me. Same way na tinawag akong baliw. Same way na tinawag din si Pastor Kibuloy na baliw. And yet we're not the ones faking prescriptions for mental drugs. We're not like that. At least not for me. Yes, I may have mental health issues, but I face them. I have a psychologist that I trust and go to. And I've never not once drank medicine for being clinically crazy, as many of you call me that. It was the message of Pastor Kibuloy that really brought some sense into what I do. And alam mo, yung pinaka-blessing was when he blessed the Lord in the same breath that he said that he watched me. Alam ko naman yan, Pastor Kibuloy, may nagkukwento na po sa akin na pinapanood mo talaga ako. Blessing na nga po yun sa akin nung sinabi nila na natatawa ka daw talaga sa mga videos ko. Pero mas blessing po talaga na binasbasan niyo po ang word na ingat. Bliness niyo po yan, Pastor Kibuloy. Now, I feel na every time I say that, there is either a blessing or there is either a warning to the enemies of this country. I feel po kasi, Pastor Kibuloy, that this is also now my moment. Magbibisaya na lang ako para maintindihan mo. Pastor Kibuloy, sa tanang mga nangayot ni mo, sa tanan mga nagtuo og nangamuyo sa imo, kani akong gamay nga request. Hinaot pa unta, kay gitry na gyud din ako, giampo na nako si Santo Ninyo, si Mama Mary, gipanangpit na nako ang tanan Santos, even si Pope John, gikan pa kang Pope John Paul, hantod na lang gyud karon kang Pope Francis. Nangayo gyud ko Pastor Kibuloy og maayong Paris. Hinaot pa unta after the elections next year, madungog na gyud ang akong pangamuyo nga mabisbis. Ay, stay. Nga mabasbasan na gyud ko og maayong Paris. Kanang dili pangit, kanang maayo buot, kanang mutuo sa Ginoo, kanang dili ko gamiton para sa promotion. Kanang walay asawa, kanang walay problema, kanang dawat ko og dili mahadlok og ma-insecure sa ako. Hinaot pa unta. Hindi ako hihingi ng bahay sa iyo, Pastor Kibuloy. Hindi ako hihingi na makasakay ng helicopter o bigyan mo man ako ng eroplano, pero sana yan po mapagbigyan niyo ko. Sana po ibulong mo na kay Lord na ibigay na yan sa akin at iabuloy nyo na lang yan sa akin bilang ayuda. Pero next year na, papanalo muna natin si Ma'am Sara sa election, ha? May God bless you, Pastor Kibuloy. May God bless you and your people. May God bless you 1,000-fold that you may bless others. And thank you for blessing me today. Thank you. It means the most to me. Thank you po. Good night. Ingat. Papagawa ako ng t-shirt. Papadalhan kita. Ingat.